ginagawa ko kakatapos ko. So, dahil first time ko, so, ito paano, okay naman siya. So, kakakita ko lang. Guys, and welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw na itong panibagong video na naman ang gagawin natin. For today's video, gagawa tayo ng nipa. So yung nipa na yun, yun ang ginagamit sa bahay tubo. So sa English nun, tawag ay nipa hat. So kung napapansin nyo, dito ako sa gilid ng dalampasigan. So dahil fresh na fresh ang hangin at isipan ko talagang mag-vlog para sa bago nating video. Yun, umpisa, magsisimula tayo dito sa kawayan. So, itong kawayan na to, ito yung ginagamit natin. So, dito natin nalagay nito yung dahon ng nipa. So, syempre, may nipa na tayo dito. So, para sa mga taga-probinsya, familiar na familiar sa kanila to. So, sa mga hindi pa nakapamilyar dito, so, ito yung itsura niya. So, syempre, ito yung mga ginagamit na pang ginagawang pang bubong sa probinsya. So, ayun. Ito yung gagawin natin ngayong araw na to. So, dahil first time kong gawin ito, sana successful itong gagawin natin. Gagawin natin, pagpatung-patungin lang natin siya na ganito. Sana ipagpatong. Ayan. Ito. Ganyan. So, di naman natin ito may lalagay sa kawayan kung wala tayong pantali. So, sa Bisaya, ang tawag dito ay banban. So, alam kung anong Tagalog, anong pangalan ko sa Tagalog. So, ito yung ginagawa sa pangtahi dito sa nipa natin. So, ngayon, umpisahan natin gawin. Dito sa dulo ng banban, tutupiin natin siya na para panglock. Para pag tinusok natin, hindi siya didiretso. Yan. So, ganito. Tapos, ito. Ang dahon niya. O, ayan. Dapat magkapantay sila. Tapos, yung dito, make sure na hindi sila magkalayo kasi pag sobrang layo naman, may posibilidad na pasukin ko ng tubig in case na umulan. Ayan, tapos tukpiin natin. Ayan. So, yan ang itsura niya pag tinupi. Ayan. So, guys, dahil first time ko itong gagawin, so, di ko wala ko idea kung paano ito umpisahan. So, dahil sa tulong natin, videographer, siya ang tutulong sa akin kung paano ito sisimulan. So, ang sabi niya, tutusok muna natin siya dito, pero dito siya mag-umpisa sa ilalim. So, dito natin ito tamaan. So, ganito. Ayan. Tapos, akin natin. Then, babalik. Babalik natin siya ganun. Ganyan, itura niya para siya ay magsisibling lock dito para hindi ito na ganun. So, yan. So, ganito. Lock na siya. Tapos, make sure na ganito siya paikis. Huwag siyang ganon. Dapat paikis para hindi palpak. So, ganyan. Tusok natin siya. Akin, pailalim. Yan. Ako, sa ilalim naman. Yan. So, then, tusok na natin siya dyan. Ilalock natin muna. Kasi, lalagyan na natin ng bago na naman ganito. So, same process, gaganito lang. Same process, ganoon ulit ang gagawin natin. So, tupiin ulit natin siya. Ganito. So, pag may maliliit kayong ganito na dahon, iipit na lang natin siya. Kumbaga, kung sa bread pa pala man. So, same ang gagawin, gaganito lang ulit. So, talagang dapat pantay-pantay lahat. Yan sa pagtupi, dapat pantay. Dapat yung dito, sa dulo-dulo, magkapantay siya.
Tapos stopper ulit. Yun. So, tingnan nyo naman yung itsura. Yan. Oh my God, nabilis ka pala siyang gawin. Kala ko sobrang hirap, pero okay lang. Pero pag di ka talaga, siguro pag di ka sanay, or dapat talaga pag dito, di ka pa marunong, manood ka muna sa mga expert kung paano lang gawin bago mo subukan. Para at least kahit paano, may idea ka na kung paano siya gagawin. So, yun. Pinakadulo niya, so din, dahil din siya pwede i-continue sa sobrang eksena. So, para ma-lock siya, ganito yun lang siya. So, dapat ganito. Ganyan. Yan. Dito lang sa kabila. Yan. So, mag-uumpisa naman tayo sa bago. Matin siya sa ilalim. Tapos, panglalak natin siya dito. Sip natin siya. Ganyan. Yung ito panglalak. Kira pa din dire. Yung gawa ko kakatapos ito. Dahil first time ko. So, ito paano okay naman siya. Ito pakita ko lang niya. Nagawa ko ngayon parang ito. So, medyo may mga palpak lang kasi nga di ko man alam kung paano at paano gawin ito. So, ito paano nakagawa tayo ng nipa. So, dito banda, huli ko nang nalaman na dito pala dapat magpantay-pantay ko sila. So, dahil di ko naman alam at dire-diretso lang ako, hindi siya nagpapantay-pantay. You know? May mga haba, may iksi, yan. So, okay na yun. At least practice lang naman. At kaya pa paano, nagawa natin siya ng maayos. So, ito lang yung mga may iksi, mga maliliit na mga palpak lang na nagawa. Ito, dito. So, mali ang pagkatusok niya. So, dapat din po siya medyo paikis na style. So, hindi dapat ganito. Kasi ang mangyayari, ganyan, gagalaw-galaw mo siya. Yan. So, ito. So, ingat lang din sa pagtusok kasi minsan napuputol. Katulad dito, naputol. So, yun, nilugtungan ulit para magka-diretso tayo dito. Yan, dito. Sa pinakalock niya. So, nilock. So, sana nagustuhan niyo yung video ko ngayong araw na to. At sana subaybayan niyo pa ako sa mga susunod kong video. So, dito na lang. See you in the next vlog. You could call me. You could follow.